Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang nadakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Kung ang Diyos ay puspos ng pag-ibig, pangunawa, pagpapatawad, gayon din dapat ang simbahan. Mayroong isang kwento, mayroong isang pari na sinabihan niya ang sakristan na mangumpisal sa kanya. Bakit? Pinanghihinalaan niya ito na kumukupit ito sa koleksyon sa misa. Sumunod naman ang sakristan, ikinumpisal ang lahat ng kasalanan maliban sa pangungupit. Kaya't sinabi ng pari sa kanya, "Mukhang may nakalimutan kayatang sabihin sa akin. Kinukupit mo ba ang koleksyon sa misa?" Sumunod ang isang mahabang katahimikan na inisang pari. Kaya siya ay lumabas sa kumpisalan at sinabi sa nakaluhod na sakristan, "Ano? Bingi ka ba? Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig? Tinatanong kita kung kinukupit mo ang koleksyon." Sumagot ang sakristan, "Alam mo, Padre, wala ko kasing naririnig banda dito. Hindi kita naririnig." Sabat ng pari, "Kalokohan! Sige, palit tayo ng lugar. Ikaw ang maupo sa loob. Ako dito sa labas. Magsalita ka." Nagsalita ang sakristan mula sa loob ng kumpisalan. At ang sabi niya, "Father, bakit hindi pa ninyo ako sinusweldohan? Yung SSS ko wala pa, yung health benefits ko wala pa rin. At saka marami akong alam na ginagawa mong kalokohan, Padre." Sumagot ang pari, "Iho, tama nga, wala akong naririnig rito." Mga ginigiliw kong mga kapatid, minsan, tayo ay bingi sa ating sariling pagkakamali. Napakadaling husgahan ang iba, ngunit di naman makita ang ating sariling pagkakasala. Kung kaya't sa ating ebanghelyo ngayon, malinaw ang sinasabi ng Panginoon, "Huwag kalimutan the basic of the law." And what is the basic of the law? To love. Ang magmahal.
At paano ang magmahal hindi lamang sabihin na mahal kita, kundi dapat may ginagawa. At para malaman natin kung ano ang dapat gawin, wag dapat tayong maging bingi. If we will translate the word to listen in Tagalog, it is makinig. Hindi ho ba? Pero alam po ninyo sa lengguahe ng mga Kapampangan, ang salitang to listen, it's more than na makinig. Alam nyo kung anong translation sa Kapampangan? Ang to listen, it is makiramdam. Makiramdam. So, ibig sabihin, huwag lang tayong makinig sa tenga. Pakiramdaman natin kung ano ang pangangailangan ng ating kapwa. At kapag alam natin, ramdam natin ang pangangailangan ng ating kapwa, then we will know kung ano ang ating gagawin. Ito ang sinasabing batas ng Panginoon, ang pagmamahal. Sana, let's not forget the basic of the law, and that is to love. And we cannot graduate from the basic because basics are all about relationship. And this will be our point for reflection. Mga kapatid, tayo ba'y nagbibingi-bingihan sa pangangailangan ng ating kapwa? Tinutupad ba natin ang batas ng pagmamahal? We paused for a while.